What's up mga idol? Welcome ulit sa aking channel. And today, bali dumating po yung aking device na Powerbeam 5EC620. So 29 dBi po ito and 450 Mbps maximum output capacity. So bali i-unbox natin to ngayon at i-configure. So bali ito po yung magiging access point natin sa ating main station tower. So balak ko pong iba to sa na internet speed dito is 200 Mbps. So kakayanin nga ba ni Powerbeam 5EC620 ang 200 Mbps? So let's find out sa actual deployment. Bali ngayon we are going to unbox, configure and test the device, the Powerbeam 5EC620. So come on, ano pang hinihintay natin? So let's go and samahan nyo. Alright, ito na po yung ating Powerbeam 5EC620. So grabe, dakua man dayan eh. Sus, grabe, sobrang laki po mga idol. Tingnan nyo po. So alright, so okay, unbox na natin. Okay, ito na po siya mga idol, at ito po yung kanyang antenna feed. Bali, kunin lang natin, check natin. Okay, so medyo, I think medyo malaki konti kay Powerbeam 5EC din to. Alright, so ito po ang kanyang PoE, gigabit na po to. PoE ng ating Powerbeam 620, kulay black. Yung sa Powerbeam natin, kulay white yun eh. Ito yung power cord. And then ito naman yung ano niya, pull clamps. Okay, ito, dalawa. Ito yung pull clamps niya at saka mga bolts. Alright, ito naman yung stabilizer. So, bali, parang ano, stopper dun sa mismong pull. Alright, at ito naman yung support arm. Okay, and upper pole bracket assembly. Alright, and brace po ito, and the last one is the lower pole bracket. Okay, alright, so bali mamaya i-assemble natin to. Okay, check lang natin tong isa kung kumpleto ba. Check natin yung loob ng box. Okay, bali sa loob nito ay ang kanyang antenna feed at saka PoE gigabit and the power cord. So okay, kumpleto naman. Check lang natin yung antenna feed niya and the power cord and the gigabit adapter, PoE, gigabit na po ito. Alright, so kompleto po. At may manual pala ito, hindi tulad ng Powerbeam na 5EC620, wala. So kung paano siya i-install, so kompleto. Okay, walang problema pala ito, nandito na kung paano siya i-install eh. Kompleto siya, may manual. Yung Powerbeam 5EC620 ko na nabili, walang manual eh. So, alright, check lang natin yung ang ganyang lower pole, upper pole bracket, at kung kumpleto ba. Alright. Okay.
Okay, tara, assemble na natin. So pinakauna, kunin muna natin tong ano, rear housing. So may araw siya. Yun, may araw, ano lang to, ipo-push lang natin at sabay hila pataas. And then meron ditong dito, ipo-push natin tong ano, nasa dulo. Yan, ito po mga idol, ipo-push natin yan, then tapos hila. Yun, kunin natin yung rear housing. Ito po yung una nating i-install doon sa mismong dash ng ating power beam 5BC16D. Okay, so alright, i-salpak lang natin to. Meron namang guide, bali i-ano lang siya, parang i-slide mo lang siya konti and automatic mag ano siya, mag ayun, parang maglalak siya, tutunog siya. Okay, and then tapos na po. Next nating i-ano, i-install is yung mga ano niya, itong mga bracket. Alright, let's go. Example, tubo ba? Joke lang. Support. Hindi yung support. Okay. Bali, tapos na natin na assemble yung sa likod. Yung pole bracket assembly niya. So, next is yung ating antenna feed. So, napakasimple lang nito. Isasalpak lang to. So, right. So, pag mayroong tutunog na parang mag-click, yun na po yun. Alright. Tapos na. Nating ma-assemble yung ating pinakaunang power beam 5EC620 na radio. Okay, ready na to. So next, pangalawang radio naman. Alright, let's go mga idol. Anyway, before tayo mag-proceed sa pangalawang radio, gusto kong malaman kung ilang kilo ba to. So isip lang natin. Parang ang bigat eh. Medyo mabigat siya. So alright, so kiluhin natin ang actual kung ilang kilo ba to para magkaalaman tayo mga lodi kung ilang kilo ba tong power beam 5EC620. Okay, so nasa 6.5 kilos. Alright, so italikod nga natin para mas klaro. Okay, let's see. Isama natin yung ano, yung stabilizer niya. So kung ilang kilo ba talaga to? Bali, tingnan nga natin. All right. Nasa 6.8 kilos, malapit na siya mag 7. Okay, so medyo mabigat to para sa single pole na tower natin. Okay, at least naalaman natin kung gaano kabigat to sa actual.
Right. Proceed na tayo sa next na radio. I-assemble natin. At i-forward ko na lang to kasi tapos na tayo sa unang radio. So plus forward ko na lang to pangalawang radio natin. So all right, let's go mga idolo. Ayun, tapos na po. Ma-assemble ang ating device na PowerBeam 5EC620. Okay, so bali, ayan po. Ganun po siya kalaki. So, halos matabunan buong katawan ng isang tao. Grabe, medyo malaki talaga itong PowerBeam 5EC620. So, ayan na po siya. So, bali yung model natin. Si Boy Liki at si Boy Kamang. Okay, so, alright. Mga idol, ayan po siya, ganun po siya kalaki mga idol. Alright, napakalaki pong radio na to. Okay.